Hello mga motorista and welcome na naman sa isang Motorista Adventures na video. Today's episode, very special, we have the Jetour Ice Cream EV dito sa harap natin. And today we'll do a walk around review and also a test drive. Tignan natin ko yung mga first impressions ko dito sa ating very small EV na to. So first time dito sa Cagayan de Oro, magkakaroon tayo ng small EV officially from Jetour. So if you want, you are interested, no, they are located here at Causawagan Highway. Pa silang showroom but soon enough, magkaka-showroom na din sila. So again, they're located at Cherry and MG na showroom here. No, nasa likod lang sila ngayon as of now. Now let's talk about the Ice Cream EV. This Jetour Ice Cream EV is priced at 759,000 pesos dito sa Cagayan de Oro. So if you're living in Manila, definitely, mas cheaper ito ng around 50,000 pesos because wala siyang freight. So, dito meron kasing freight. So, that's why it's a little bit more expensive than usual. No? But, in my opinion, it makes a great case for itself, no, dito sa city. Hindi mo na kailangan papagas, diba? So, charge mo lang siya sa bahay ninyo, household outlet. Pagdating mo sa bahay, charge mo siya 8 hours. Pag-gising mo, I think it will have full charge already. And then, since mura lang yung electricity compared to the gas, so that's why malaki yung matitipid mo, especially in the city driving conditions nito. But yung range niya is limited lang, mga motorista. Top speed nito is around 100 kilometers per hour. Expected range, 100. Again, expected range is 170. So looking at it, no, napaka-cute ng tignan sa harap. Definitely, it's a more mature looking EV, in my opinion, hindi naman siya sobrang quirky tignan. You have your U-shape na LED DRLs. You have your headlights here. It is a projector halogen bulb, no? Yung ating headlight. Wala tayong fog lights. Okay, so ito yung ground clearance natin. Hindi siya ganun ka-taas, pero decent naman din. Maliit lang yung mga overhangs niya. Yung tumutunog ngayon is the air conditioning compressor. Ayan, naka-andar lang siya. So, yan lang talaga yung tumutunog sa kanya. And then you have here your turn signal repeaters. Yung ating tires is maximum yung kanilang gamit, dual star 145 by 70 R12, 12 inches steel rims. This is just a cover pati sa likuran. So tignan nyo naman, napaka cute niya mga motorista. And black roof siya. Ito yung color natin dito. Meron pa tayong ibang color. Meron silang white, meron silang pink, and green. Diba? Napaka-cute niya ang tignan dito din sa likod. High mount stoplight, antenna natin nasa taas. You have your U-shape also there. You have your fog light. And also, yung reverse natin is andun sa ilalim na part. Okay? So, tignan niyo naman mga motorista, no? Wala siyang overhang dito masyado. Maliit lang talaga. So, it can go up any ramp, no? Na walang problema. When it comes to the power output ng ating Ice Cream EV, it is rated at 20 PS yung kanyang electric motor, no? And then, yung ating electric motor na torque is around 85 Newton meters. So, very decent na din for a city commuter na electric vehicle, right? And again, the maximum amount of charge you can get or the battery capacity is 13.9 kilowatt hours. Buksan ni sir yung charging port natin. Ay, ganun pala. Oh. So, ito yung charging port natin. So, charge mo lang ito mga motorista sa household, no? So, ayan yung dulo niya. Ayan. O, diba? So, ito lang kailangan. So, compatible to sir ba sa 220? Yes, direct 220 volts. 220 volts. So, hindi na natin bubuksan mga motorista nang meron pa siyang plastic. Okay, sir. Okay, so ayan mga motorista, yung charging port ng ating Ice Cream EV. Pero walang makina. Electric motor yun, or ito yung ating so inverter. So brake fluid dito, washer fluid. Hindi siya front wheel drive yung ating Ice Cream EV, it is rear wheel drive. Meron siyang solid axle dun sa likuran na part. No? Okay, so very durable yung kanyang pagkagawa. And yung battery is, I think, no, right down below dito sa likuran na part sa ating rear seats. That's where the battery sits, mga motorista. Mga motorista, ito yung interior ng ating Jetour Ice Cream EV. And really nice, no? Napaka-airy yung feeling dito.
malaki yung ating windshield, malapit ka lang sa hood, and wala siya talagang masyadong blind spot except for this. Okay? And yung kagandahan dito is visibility is really good, no? So hindi pa to nakatint. Pag matint mo na to, mas lalamig pa yung interior. Right now, yung air conditioning natin, malamig siya. Okay, so walang problema. Number 1, number 2. Ito yung maximum natin. So actually, 1 off. Fan 1, 2, 3, 4 yung ating speed ng ating fan. And then meron tayong airflow dito, meron din tayong defogger, meron tayong AC on and off here. Ayan. And dito sa center part, no, dito sa ilalim ng ating aircon controls, meron tayong lock and unlock button. Ayan. And then hazard. Meron din tayong mga modes. So meron siyang sport mode, meron din siyang eco mode. Ayan. So very simple interior, very trendy interior, no? Napaka bagets niyang tignan, especially with this color. This color is parang violet siya, light na violet. Meron siya mga pangalan sa color natin. So wala siyang infotainment system here. Ito lang talaga yung ating screen here. I think this is 7-inch display. And also, mga motorista, dito mo ilalagay yung phone mo. And then you can see here na you have 4 bends for the air conditioning. Okay? And then yung ating steering wheel, what's really nice is napakagaan niya. EPS, power steering wheel, flat bottom siya. It is not adjustable, no? So fix yung ating steering wheel. Yung adjustable dito is yung ating seat, no? Forward and back. Okay, so ito na yung maximum niya na naatras sa likod and then recline. So yun lang yung adjustment natin. Okay, so sa steering wheel naman natin, ito yung sound ng horn. Yan. And then you have your mode button here for the radio. Meron din tayong mga call button and volume knob. I-connect mo yung phone mo dito sa ating head unit, no? To enable Bluetooth para meron siyang music, no, through the speakers. I think you have 4 speakers dito sa ating Eskim EB. I'm not even so sure. I think dalawa lang siguro, mga motorista. I think the front only has speaker. Meron tayong cargo hooks dito. Meron tayong lalagyan here, dito. Ayan. I'm not sure here, pero mukhang wala na to. Okay, wala na siyang lalagyan here. Meron tayong bottle holders. And you have your parang cloth material dito sa ating mga doors, no? Makapal naman yung ating mga door cards. Ayan. And then yung interior niya is different, though, especially sa seat. Meron tayong mga accents here. Depende, kung ganito yung color, ito din yung color ng highlight ng seat. Sa white, I think yellow. Sa pink is pink. And then sa green is pink yung ating color dito. Pero it's a more para sa jeans type na design sa kanyang seats, no? Cloth seats lang siya. Dito sa ilalim, meron tayong handbrake. Meron tayong shifter. E-shifter to, of course, kasi EV naman to. So, reverse, neutral, drive. So, ganun lang siya. And then you have toggles here, up and down. So, one touch down. Pero kung i-up mo, kailangan mo siyang i-hold, no? So, dito sa driver, one touch down. Hold mo para umakyat yung ating window. And then, ito yung ating doors. Napakahaba ng doors natin, mga motorista. And overall space here is really good kasi open na open yung space dito. So you can put your bottle dito, mga motorista, no? So napakaluwag niya. In fact, pwede mong mag-reach out ako dun sa kabilang side. Yeah, and then ito yung pedals natin. Meron siyang plus and minus. Okay, and then you have your traditional key. So hindi siya smart entry. Meron siyang switchblade type. Lock, unlock, and tailgate opener. So, unlike undercar, hindi mo siya kailangang i-crank, ha? So, ganun pala. So, lagay mo lang siya sa on. Ayan. So, step on the brake. And, ayan, start na to. Pwede ka na mag-go. So, meron ka namang alarm. So, let's take a look at the screen, no, in front of us. So, definitely, you have your date here. You have your time. Ready means pwede ka na mag-go. So you have your gear position indicator, you have your DRL na light here, you have your doors, may bukas tayo na door, so kailangan mo talagang i-make sure na sarado talaga siya ng maayos. So ito yung ating instantaneous power, kilowatts yan, meron tayong 12 amps ngayon, no, because umaandar yung ating compressor. So kung nagda-drive ka, tumataas din yung amperage, mga motorista, depende sa tapak ninyo.
So currently we have 104 volts. So meron din tayong range dito. So itong range na to, this is 40% from full. So we have only 67 kilometers of range ating Ice Cream EV. So definitely full tank nito, mga motorista, is just 200 pesos dito sa Cagayan de Oro. Let's say 15 per kilowatt kasi yung average dito na per kilowatt hour, no, sa kuryente. So kung i-charge nito sa bahay 8 hours, ganyan katipid, no, sa pera yung ano, yung EV na to. Especially if you're just using it around town kasi yung range niya hindi naman ganoon kataas yung range. NEDC ata is 170 kilometers yung range niya for one full battery. Okay? And then what's really nice is Jetour has a 8-year warranty for the Ice Cream EV or 120 kilometers sa kanyang battery, whichever comes first, no? I think that's overall the car warranty na, mga motorista. So that's really good, and that is an indication that they are confident about this EV, no, sa kanilang ano, sa kanilang lineup, right? So ayan yung interior natin. So meron pa akong hindi na mention. Again, you have your kilometer per hour reading. Meron din tayong motor speed here. So that's RPM, no, times 1000 RPM yan. And then you have your odometer, that's 25 kilometers. So you can go to the menu. I think you just have to hold this. So ayan, let's zoom in. So ayan, trip computer. Ayan, so meron siyang tire pressure monitoring system. And then also you have your ano, headlight na icon here. Ayan, yung switch natin. Ating stocks, you have your wiper stocks right here. Okay? Ay. Okay, so kung dito tayo sa kabilang side. So definitely kung nakalikod talaga, tumatama na yung ating knees, no, dito sa kabilang seat. Pero I think kung mas generous yung nasa harap natin, forward din ng onte, okay na din yung space dito. So laking lang tayo sa ating headrest here. Medyo upright yung mga upuan natin dito sa likuran, mga motorista. But when it comes to the view, meron tayong maliit na window here. Meron din tayong seat belts dito sa likuran. Okay, so not bad na din. For an small, very compact EV. And dito sa likuran. Okay. Sige. Dili-dili siya. Wala siya ikuan. So ito pala, mga motorista, yung bukas dito sa likod. So meron tayong malalim here pero hindi siya ganun. Wala talaga siyang masyadong space. So if you have bags, better put it dito na sa seat, mga motorista, no? Kasi hindi kakasya dito sa likuran. And let me talk about the buttons here. Ito para mabukas yung ating tailgate. You have here your rear fog light. Wala tayong front fog light. Meron din tayong ano dito, headlight adjuster. You have your TPMS na button here. Okay. Okay, matinggan din na ako. Kasi ang motor nyo, no? Kaya po yung magamay na kaming saan. Tsada kayo ba kayo? Kita kayong dalan. Wala yung blind spot. Ay. So yun, yung parking marking. Mga motorista, pag-usapan naman natin yung test drive experience ko sa ating Ice Cream EV from Jetour. Now, short lang yung test drive namin. Actually, umikot lang kami dito sa highway sa may Kauswagan, Cagayan de Oro City. And definitely, na experience ko din makadrive ng isang EV, no? So this small EV actually is a very decent performer on our roads. Especially na yung power nitong motor na to is not that strong at 20 kilowatts or 37 PS. And yung max torque niya is very impressive at 85 Newton meters. So max torque comes in at 0 RPM. So definitely responsive siya when you press on the pedal. So again, it has a maximum speed of 100 kilometers per hour with a 13.9 kilowatt hour battery. So that's again around 200 pesos lang for a 15 per kilowatt na rate, no, sa ating electricity.
So, di ba? So, dun ka talaga nakakatipid. And driving it is very enjoyable kasi maliit lang siya. 60 kilometers per hour is parang sobrang bilis na niya. And it can go actually 70, 80 without any problems, without any hesitations. Instant talaga, Ma'am Teresa. Once you press on the pedal, it will go, no? And also, hindi siya ganun kaingay sa loob, which is good. And malamig yung air conditioning. Yun yung mga importante dyan, is that air conditioning is cold. While inside, even though wala pa tong tint yung ating test drive unit. Feels spacious also inside. Especially, wala tayong kahit anong nakaharang dun sa center ng driver. And pati yung electronic power steering natin is very, very light. And turning radius talaga appreciated. Napaka tight ng turning radius, which is really good, especially kung mapaparking ka in tight spaces. So, once you go on an incline, no, what I don't like is wala siyang hill start assist lang. For the price of this, I expected hill start assist already, but unfortunately, wala siyang hill start or hill hold assist. So, once you release the brake pedal and step on the accelerator pedal, ano siya, mamotorista, no? Umaatras siya, no, backwards. So that's the only problem that I had with the Ice Cream EV. Hopefully soon, in the next iteration of this, meron siyang hill hold assist. Since this is an EV, talagang tahimik siya, mga motorista, when you're accelerating, when you're coming to a stop. So rinig na rinig mo yung kasama mo inside the car. Hindi nyo na kailangan mag-raise ng voice. And also, okay din yung noise, vibration, and harshness niya. Even the cars outside, hindi mo siya masyadong rinig inside, no? Comes to braking, meron siya parang maliit na regen mode, no? So, pero wala siyang, ano talaga, wala siyang B mode or regenerative braking mode sa kanyang transmission. So, meron ka lang reverse, neutral, and drive. Ganun lang, mga motorista, tatlo lang yung option mo. Mini electric vehicle. Again, first time kong i-drive siya, first time kong ma-experience to. So, again, sana ma-test pa natin to ulit so that I can give you a better understanding on how it drives. But as of now, napa-enjoyable niyang i-drive. Okay, so if you're interested sa ating Ice Cream EV, again, they are located here muna. Jetour is located here at MG Cagayan de Oro and Cherry Cagayan de Oro, yung kanilang driveway. Andito pa lang sila as of now. But again, you can already purchase one of these, no? Marami silang stocks pa dito ng mga Ice Cream EV for sale. Check out ng number sa ating ahente dito sa Jetour in case you're interested sa kanilang EV na to. Right, maraming salamat mga turista, and I'll see you on the next episode.